Yo, what's up sa inyo, Jamak? Broom, broom. So, kamusta kayo? So, andito ka naman sa bagong episode ng aking pagbablog, ng aking pagmumotor, broom, broom. So, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, eh, huwag mo kalimutan mag-like, comment, and subscribe. So, yan. Supportahan niyo po ako palagi, broom, broom. So, ngayon, broom, broom, napanood niyo naman, di ba? Napalit ako ng pipe, broom, broom. Pinalitan ko yung stock ko ulit. Kasi, ang nangyari dito ka broom broom aftermarket pipe ako, tapos binalik ko sa stock. Okay, tapos ngayon parang namiss ko na naman yung tunog ka broom broom, kaya eto ngayon na binalik ko sa aftermarket na pipe. So ayan, namiss ko kasi magbomba mag broom 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 broom, you know, hindi ko na kasi ma-feel ka broom broom. Kaya binalik ko, no? Ngayon pupunta tayo ng shop para magpa-reset ng ECU. So, tama yung narinig nyo, broom broom, no? Magpa-reset tayo ng ECU. So, possible kasi dyan, mga broom broom, mag-iiba na naman yung takbo ng ating motor. So, kailangan natin i-reset. Kailangan natin yung ipa-reset ka, broom broom, para ma-adapt ng ating ECU. Yung pagbabago na ginawa natin. So, tara, punta tayo dun. Uy! Ang init ka broom broom. Hindi ako nakapag-jacket. Akala ko kasi kanina makalimlim na, tuloy-tuloy na yung makalimlim. O ayan ngayon, pasok tayo, sunog. Nagpapaputi ako eh, gamit pa ako ng gamit ng Koji. So tara na ka broom broom, napupunta na tayo ng RPM, Motorcycle Parts and Accessories. Shop yun, malapit dito sa amin. So dadaanan ko na lang din. Papa. So yung kaburubrum na nakasalubong kay Papa ko. Shoutout kay Papa. Sana marami kang pasahero today. Dito na tayo sa Muson kaburubrum. So bandang Marilaw yung kaburubrum sa Loma de Gato. Sakto pupunta rin tayo sa bahay ng girlfriend ko. At may gagawin ako dun, ayun o, may dala-dala tayo kabroom-broom. Ang init! Sisi ako, hindi ako nag-jacket. Ang init! Ang init! Sunog lang ako eh, susunogin nyo pa eh. Kaya ka broom broom, kung nakikita nyo traffic, traffic talaga dito sa amin sa Muzon. So masanay na kayo. San Jose del Monte, Bulacan, Barangay Muzon. So shoutout sa inyo lahat, traffic talaga dito sa atin. Sayang ka broom broom, habang papunta tayo dun sa shop, mag-shoutout muna tayo. So shoutout kay Railsak Moto. Yan, tropa natin na kapwa natin moto vloggers na sobrang solid sumuporta sa atin, kabroom broom. And kay Fred Moto, shoutout kay Fred Moto, ingat lagi, paddy. And also kay Ian Works Moto Vlog. So shoutout sa inyo lahat, kabroom broom. Siyempre mag shoutout din tayo na iba natin mga tropa. So shoutout kay Don RJ Avena. Ayan, shoutout kay Jericho Polonio, Gerald Atip, kay Jomel, kay Vincent. Shoutout sa inyo. Sino pa ba? Shoutout kay kay Piolo. Yun, nabigyan natin ng sticker kagabi pumunta sa bahay, no? Shoutout, kanino pa ba tayo mag-shoutout? So shoutout kay Addison. Pre, yung sticker mo hindi ko pa rin mabigay-bigay. Hindi tayo magkasalubong sa lubong. So shoutout sa iyo. So ayan, kung gusto nyo pa pala magpa-shoutout ka boom broom, ayan, comment lang kayo. Kasi hindi ko talaga matandaan ka boom broom, pero kung palagi ka nagko-comment, possible matandaan ko. Di ba? Palagi ka nanonood, yan ka broom broom. Natatandaan ko kasi, pero yung misa kasi hindi ko, kapag nagsabi lang na pa shoutout hindi ko talaga matandaan. Pasensya na. Pero ito try kong hanapin, magbabackread ako sa mga comments niyo ka broom broom na para ma-shoutout ko kayo. So, medyo busy pa kasi ka broom broom sa trabaho, tapos pagdating ng weekends ayan. Rat-rat tayo sa mga gamain sa bahay, tapos sa motor, syempre alaga naman sa motor, tapos ayan, vlog, edit padaan.
go sa RPM. Vroom vroom. So hold on tayo dito, brum brum. Maluwag lang yun eh, kaya bumili tayo ng konti. Kasya kaya ako? Sana kasya. Yun! Lakasan lang talaga ng loob ka, Brumurmelo. Wala lang hesitation. Basta makapasok-pasok. Malapit na tayo ka, Brumurm. Dito na yun. Ito ka, Brumurm, no? Ito na yung shop ka, Brumurm. So, punta tayo dito. RPM. Let's go. So, ang daming motor. Siguro magpapagawa siguro lahat ng kabungkong. So, tara. Tanong tayo. So, pag maraming pang tao. Boss, magpaparasit ng ECU. Oo. Lapit ka na lang dito. Sige po. Hindi naman matagal yan, boss, no? Tanggalin ko lang. Ah, nagkakakabit lang ng bike? Oo. Dami kong ano eh. Dala eh. Sayang na ako, bumbo, no? Reset na yung ating ECU. Oo. Ba, may ano ba yun? May bearing ba yun? Ang ano kasi, sir, hindi pa ba na yung bike cleaning? Hindi pa. Wala pa. Standard kasi sa 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 Pag 1 year na ng motor ko, so mag 1 year na to sa July. At officer, sir, nasa 19,000 na kilometers. Kailangan 12, no? Dapat 12. Kasi ang iiwasan natin din is yung pagkasira ng mga tayo. Okay. So, yan pala. Natin kung mayroon bang problema. Sige po. So, ayan. Sana walang problema. Paano pag may problema? Anong... Papaliwanag ko na lang sa'yo. Nasa sa'yo na yun kung iakabil mo yung package siya. Ah, okay. So dito lahat yan madidetect? So sa EEP, dito mo makikita kung may error code yung motor mo. Okay po. Okay. So wala naman. Yan, wala. Anong kadalasang error pag ganyan? Sa mga ganitong motor sir, katulad ng entry is madalas 46, tapos 42. Yung 42 speedometer lang naman. Speedometer. 46 charging. Oh, okay. So, yung 19 and 15, 19 wiring, 15 yung sa sensor. Okay. Ng throttle position. Mm. So, wala naman. Oh, yun. So, dito natin, yung ECU kasi parang cellphone lang. Okay. Sa tagal medyo nag-hang. Kaya opo, ganun. Reset natin yung computer box. Pag nag-green yan, sabihin ako. Okay na. Computer box. So, yan. Yeah. You know, detalyado, no? Brum brum. So, marami tayo nalalaman ngayon. Hindi tayo puro motor-motor lang. So, okay na, sir. Na, okay sir, na. Natin. Okay. Parameter. Okay. Engine speed, sir, minor po 'yan. Okay. Ang standard niyan is 151617. Mm-hmm. Dito mo 'yan nakikita, sir. Nakalagay idle speed
16 minus plus 100. Okay, tama. So, ililess mo ha, 15 plus mo na 107. Mm-hmm. So dapat sir, pag in-start natin, nakikita natin dapat nasa nasa okay. Throttle position degree sir, mapansin mo 00 lang. Opo. Magkaka number lang yan sir pag ginamit natin yung throttle. Ayun. So pag may number yan ng di mo to ginagamit throttle, kaya din sinun singaw or malakas ka sa gas. Mm-hmm. Na magiging mabago-bago din yung menu. Okay, basta may lumabas dyan ha. Pero wala tayong ginagalaw doon. Okay. So kung battery voltage natin, dapat pag in-start natin, maglaro siya ang 13.7 para masabi natin goods pa yung battery. Okay, 13.7. Tignan natin kung nasa standard yun na. Naka-side stand ba siya? Ah, hindi po. Naglalaro sa... standard pa naman yung minor. Okay po. Battery voltage mo okay din. Mm-hmm. Alaga ka naman sa air filter. Yes, oo. Ano sir, maganda yan. Konti lang naman binababa ng menor mo nasa 1-4, oo. Pero sir, mas maganda rin kung i-abil may palinis mo na rin throttle body. Okay. Hintay na bumaba pa ng sobra. Kasi para sa pagbaba ng menor, pati battery nadadamay. Okay. Parang, halimbawa, may hihigot ng kuryente sa battery. Mm-hmm. Kaya mababa ng menor mo, yung binabalik niya ng kuryente naman sa battery. Mas malaki. Oo, mas malaki. Pero hindi naman sobrang ba? Oo. Ayan. Ayan sir, yun lang naman pinakaano natin sa pag-reset ng ECU. Mm-hmm. So, balik na siya sa ano. Ay, hindi na ba yan ano? Kasi nagpalit ako dyan. Para siya pag nag-minunor ako. Yung tao dito. Sa totoo sir, hindi totoo yung sinasabi ng iba na pinireset ng ECU dahil nag-5-5 mawawala yung backfire. Mm-hmm. Hindi na totoo. Ang kaya lang na ginagawa ng iba yon is binabago nila yung C1 mixture. Okay. Para mawala yung pag-backfire. Oo. Dito sir, hindi natin magagawa kasi iba ang mga naano lang na motor na C1 mixture is NMAX, Aerox, depende sa motor. Okay. Itong M3 hindi na dito. Oh, okay. So yan. Kaya ang boom boom okay na. Dami natin nalaman kay kuya. So, may review natin para malaman din natin kung ano talaga yung mga mali natin, di ba? So, yan. Binabalik na ulit ko boom. So, ang dami naman ng ano natin, compartment. Hey, sir. Ay, lalabas pa. Sige. Sige, tapos na rin. Oo. Kaya nga boom tapos na i-reset yung ating susi ko, wait lang. Tapos na i-reset yung ating ECU. Pa! Apa, tapos na po! Sir, ano ka nakalubot ako ulit? Mike! Ah, Sir Mike. Si Sir Mike ka boom. So, ikaw kayo po may-ari ng ano, no? Netong RPM. Oh, ayan. Si Sir Mike. Thank you. Mag-1 year na. Alaga lang. Si Sir Raynan po, no? Oh. Sir Raynan, thank you, ah! Thank you. Shout out, Raynan, Sir Mike. Kaya, mabait nila dito. So, apa sila yung mekaniko. So, ba dito na tayo magpagawa ka brum-brum na lagi. So, naiwan ko pa yung sticker ko. Babalik ako na lang. Naiwan ko sticker ko. Naiwan. Sige, balik na lang ako. Oh, sige po. Opo. Sumusubok. Dadaan ako naman kayo dito, no? Thank you, sir. RPM, no? Yun, kabroom-broom, no? So, ganda na sticker. Thank you po, thank you. Sir, thank you, ah. Kayo, Sir Renan, thank you po. Apo. Yan. Ah, inip. So ayun mga kabroom-broom, no, tapos na natin ipareset yung ating ECU. So shoutout ulit kay Sir Mike na may-ari ng RPM and also kay Sir Raynan na gumawa na ito dito sa ating motor. So ang dami niya binigay na idea sa ating kabroom-broom, no. So dahil doon, nakakatuwa kasi
Hindi lang puro pagmumotor ngayon yung alam natin. So dahil dun sa binigay na mga information ni Kuya regarding nga sa pag re-reset ng ECU, yan, marami tayong natutunan. So sana kayo rin ka broom broom, no? So nakakatawa ka broom broom. So ngayon binigyan tayo ng ating na kanilang sticker. So 35 RPM na tayo ka broom broom. Sige po. So yung mga ka-broom broom, discuss ko lang yun. Sabi nga ni Sir Raynan, ni Kuya Raynan, regarding nga sa pagpapalit ng pipe, kung nagbabackfire, hindi naman talaga mawawala yun sa pamagitan ng pag-reset ng ECU. Diba? So, ginagawa lang daw yun, possible sa mga NMAX, AROX, yun. May mga parang may system sila na kailangan talagang i-reset. So, dun possible na mawala yung pagbabackfire. So, sa atin, sa M3, sa ibang mga FI, ayan, hindi naman daw talaga dapat i-solusyon yung pag-reset ng ECU. Itong pag-reset broom-broom ng ECU, para lamang to sa mga FI. So, sa mga naka-carb, hindi nila kailangan magpa-reset ng ECU. So, ayun. Ang dami natin natutunan. So, diniscuss din ni Kuya regarding kung paano basahin yung paglabas ng dinadiagnose kasi yung ating computer box ka broom broom. So yun, tinuruan niya ako yung mga standard na dapat ma-detect dun sa Dr. IP nila, no? AP by IP. So yan, na tools na gamit nila. So ayun, nakakatuwa. So yan, alaga na tayo sa motor ka broom broom, no? Dapat din alam din natin yung mga dapat natin ipabago, ipa-maintenance siyempre, at kung paano alagaan ng mabuti to ka boom broom. So wag kayong mayang magtanong sa mga shop dyan, nakakatulong naman sila kayo sa kanila ka boom broom. Pero wag na kayong magpapalit-palit ng mga mekaniko. So yun yung isa doon ka boom broom, wag kayong magpapalit-palit ng mekaniko. So ako kasi, ako lang talaga yung sinabi ko na sa mga vlog ko na ako lang talaga naglilinis ng panggilid ko, ganyan. Ako lang din yung mekaniko nito ka boom broom. So ngayon, kung sa mga internal parts like throttle body, yung fuel injector, mga ganyan, yan yung mga hindi ko kaya ka-broom-broom. So doon natin nilalapit ngayon sa mga mekaniko. So nakita natin kung gaano ka-professional si Kuya Raynan pagdating sa ganito, no? Sa pag-ayos ng motor. So alam niya, detail by detail ka-broom-broom, diniscuss niya sa atin. So ang galing, ang lupit ka po sir. Sir Raynan. So, yan ka broom broom, hanggang dito na lang tayo ka broom broom. So kung may napulot kayong tawag dito, kung may napulot kayong magandang information regarding dito sa ating mga motor, lalo na sa FI, huwag mong kalimutang mag like, comment and subscribe dito sa aking YouTube channel. So tulungan nyo po ako, supportahan nyo ako. Yan mga ka broom broom, hanggang dito na lang. This is your ride, your ride. See you next ride. Ride safe. Vroom vroom. Woo, next, vroom.